Hello mga kaprobinsya, nasa bahay po tayo ngayon at naghihintay po tayo ng bus galing sa Bacolod kasi may binili po tayo na ibon doon sa Bacolod, tapos kasi nakailang ng bus at usapan po namin na dito pa po maghihintay. Ayan na po, oh. Nasa eskina lang tayo. Ayan. At sabi po ng conductor, malapit na po daw sila sa Baez. Pag makuha na natin yung ibon, aalis naman tayo. Pupunta naman tayo doon sa area to. Ngayon wala pa tayong kulungan para sa ating ibon na nabili. Ang gagawin lang natin, ilagay lang muna natin sa temporary na cage. Kasi magpagawa pa tayo. Magdagdag naman tayo ng ibang kulungan na medyo malaki. Yan. Yan po mga kaprobinsya, oh. Kuha na natin yung ibon. Tingnan nyo po. Mainit na naman. Wala na yung ulan. Nasa loob yung ibon natin. So ngayon mga kaprobinsya, punta naman tayo sa area to. Kasama po yung mga ibon natin. At doon na lang natin buksan pagdating natin doon. Magpagawa naman tayo ng malaking cage para sa kanila. Ibang klase sila. Tingnan natin mamaya kung okay lang ba yung mga ibon natin kasi malayo pa yung pinanggalingan nila. Galing ba sila sa Bacolod, Negros Occidental? Katulad din sa ating hito, pag naalala nyo po, yung hito natin galing din sa Bacolod. Malayo yung pinanggalingan. Ulan na naman mga kaprobinsya, oh. Sana naman wala ulan pagdating natin doon sa area to or sa parking area natin kasi kailangan natin maglagan at may dala tayo at tayo lang mag-isa, wala tayong kasama ngayon. Nakarating na po tayo dito mga kaprobinsya, pero napagod po tayo, marapong putput kanina. Marami tayong dalang accessories. Ito po, nakadala tayo ng cattle bone, kulabutan, kausa mo ane, para sa ating mga alagang ibon, calcium. At nakabili tayo ng suman na may bukayo sa loob. Nang, yung suman natin ng ibon. Tapos, binigyan tayo ni Sir Rogin ng ibon. Yung binigay niya sa atin. Yan, isang Java Sparrow. Yan po ang tawag dito. Hanapan naman natin ito ng kasama. Pero hindi natin alam kung babae ba ito o lalaki. Ang tawag po dito sa amin ay Mayaropa. Hindi ko po alam kung ano ang tawag sa inyo. Pero dito sa amin, Mayaropa ang tawag ito. Dati po, naalala ko, may alaga din akong ganitong klase. Isang piraso. Pero namatay siya dahil may malakas na ulan. Kalagitnaan ng gabi, bumuhos yung malakas na ulan. Tapos, ginising ako ni mama para iligpit ko yung ibon. Tinataman ako kasi napagod tayo sa paglaro. Kaya ang nangyari, namatay yung ganito nating klaseng ibon. Nalala ko po. Yan. Pero ito, kumain to ng bigas. Walang pili to sa pagkain. Depende lang siguro kung masanay siya. Pero ang ipakain natin sa kanya ay white millet or bird seeds. At maraming salamat po kay Sir Rogin Gornillo. Sir, maraming salamat po. At ito po yung bago nating ibon na nabili na nakuha natin kanina. Tingnan niyo po. Napagod sila. Nagsiksikan sila sa kids kasi maliit lang yung kids. Tapos gagawa pa tayo ngayon ng temporary na kids para sa kanila. Yan. Cockatiel. Yan po. 8 piraso po yan. Yan o. Oh. Parang matapang yung iba. At napaka-ilap nila, idlak ayo. So, ang gawin natin ngayon, gagawa tayo ng cage. Tayo lang mismo ang gagawa kasi wala tayong alala dito ngayon. Wala si Jojo. Subukan natin kung marunong mo tayong gumawa ng temporary na cage na para sa kanila.
Nakalimutan ko po yung pinaglagyan natin dati sa ating parakits. Yun muna ang ating gamitin para masipari sila dito. Tapos magpagawa naman tayo dito ng extension sa ating kubo. Kahit ganito lang kalaki or mas malaki pa dito, kasi balak pa natin bumili ng ibang klaseng ibon, yung African lovebirds. Kering ko andang musul-sulo ras ko andang kering yung mga zebra natin, palagi nang pumasok sa paitlogan na nilagay natin, pero hindi tayo sigurado kung ano ba yan, nangitlog na ba sila o hindi. Pero ang gagawin namin, ipasok natin sa loob. Ito muna yung gamitin natin para hindi na tayo mahirapan sa paggawa ng cage. Yan, walo lang yung ibon natin, so kasya lang sila dyan. Dito sa loob naman nilagay para pag makawala, safety, hindi makalabas. Delikado pag makawala to, wala na. Ay sakit kayo. Maaf. Wala na siyang magawa. Isuga. Sakit pa sa akuan. Lovers yung gagat nila. Kasi matulis yung mga tuka. Ah, yung mga sungo nila. Ayan o. Bago na yung isa, naglakad na lang. Yan na po ang ating cockatiel. Yan. Hit hits po yan. Sana naman dumami sila rito. Pero magpagawa pa tayo ng malaking kulungan para sa kanila. Sa ngayon, temporary muna to. Yan.
at yung kukatil natin. Nabili natin kay Sir Abraham Buaron. Sir, maraming salamat po sa inyo. Galing po to sa Bacolod. Si Sir po ay taga Bacolod. Si Sir Abraham Buaron. Siya po ang ating pinagbilhan ng kukatil. At yung zebra natin, nabili natin yan kay Sir Jojo Paholio Guron. Sa mga gustong bumili ng ganitong ibon, zebra, paki-message lang po si Sir Jojo Paholio Guron from San Carlos, Negros Occidental. At yung mga parakits natin, galing po yan sa Kabangkalan. Yan po. Sana yung mga ibon natin dito, dumami sila. At yung ating Java Sparrow, yan. Dito natin ilagay sa maliit na cage na sinidlan ni Sir from Bacolod, Sir Abraham. Yan, Sir, maraming salamat po sa cage mo. Ito yung nilagay ni Sir Abraham sa kanyang kukatil. At hindi po ito nasayang kasi nalagyan natin sa ating Java Sparrow ay binigay ni Sir Rugin Gurnio from Bay City. Yan. Maghanap pa tayo ng pares sa kanya. Pero hindi natin alam kung ano ang kasarian niya, babae ba o lalaki. At may katulbon tayo, oh. Talian natin para ihang. Ihangan natin siya. Kalsyum to para sa mga alaga. May bahala mo kikit ala ha. Lagyan natin ito para dito sila maglaro, mag-swing sila. Magwendo yan ng mga landam. Bo. Tingnan natin mamaya pag may mumusampa ba dito. Sa kabila, lagyan din natin. Kukatil. Ngayon po,
hindi pa siya masyadong maganda tingnan kasi konti pa lang. Pero pag dumami yung mga alaga natin parakets, napakagala na. Lalo na yung ating mga kukatel. Yan. Tingnan nyo ito yung mga zebra, oh. Napakahilig na maligo sa tubig. Yan. Yan, oh. Kapag yun. Pakaingay po na ating kukatel. Lalo na siguro pag marami na sila. Sana naman dumami sila. Yung zebra pinches natin, oh. Grabe. Gaulbo dyan. Ligo-ligo ay din sila. Yan. Kagagawin mo. Kahit maliit lang, pero sugay mo kapakapa. Yung unggoy natin, oh. Goy! Isa goy! Nauhaw siguro. Pero yung ibigay natin, subukan natin na bigyan ng tuba kung inumin ba niya. Aray, goy! Ayaw po mo na, goy! Agay, ya, bora ba? Simacimutan pa. Dili siya. Ayaw niya mga kaprobinsya. Ayaw niya ng tuba. Goy. Oops. Kiyawag ko kaboy. Sakmal na. Abrin na, goy. Tak-tak, ina ron. Agay, wak gaya jaga kau bisa suka bohong. Agay, aku ada. Ulu baru. Negalin sih. Sigi. Wah, gisa ka kaon. Na yung aso lang ang kumain. Sila pa siyong daw. Murag yung sikag tuba bugoy hai, murag iya bo. Hulog. Na, ito di alam na bukas na pala, oh. Yan, hulog. Si kakayo ay naman eh pero kakay kagawa eh ay nagino to. Sige karo sige hulog ko po siya looy kayo to dilapat yung nahulog sa kanyang paa dinilaan niya oh yan. Kaluuya. Wah, ada yang goy. Sige. Nagulitan niya mong kamot na yung dagok kayo. No. Tulog rin magyapon eh. Good. Hmm.
pagtuba o. Oh. Yung na tuba na. Lami sa. Yung murag iya bugtuba, yung murag iya usika. Bigyan natin ng bago si Goy Goy. Yung... yan. Nagparelas na. Kayahang gabang balay. Oh, gilagino to. Oh, oh. Siro kay kagoy, ay murag kahurot na ba yun? Matunggo ka magagoy. Kana. Kana. Pagkasiro ka dyan. Pulog. Kalok. Nakadumurog mo. Uy. At yung ating mga lagang rabbit ito. Yan. Tingnan nyo po yung kulay itim. May mga anak na. 5 po ang kanyang anak. At dito, nakuhaan daw ng isa. Kasi naipit. 6 yung natira dito. Hindi naman natin yan maiwasan yung mga ganyang pangyari na may maipit. Yan po oh. At dito 5. So nalagdagan naman yung mga alaga natin dito. At ang gagawin natin dito palagi, bantayan natin yung ating mga rabbit dito sa labas. Baka may mag-nesting na or magkukay para doon sila mga anak. Para mailipat natin agad doon sa cage. Ikutasan sila. Yan o. Hello. Nagparilas lang ang mga alaga natin. Yan. Walang tigil sa pagdami yung mga alaga ating rabbit mga kaprobinsya. At sa ngayon hindi natin alam kung ilang babae yung buntis dito. Kasi nasa labas lang sila. Sus, daghanan na sa rabbit. Lalo na pag hindi namatay yung 8 natin dati. Napakabilis lang dumami sa ating mga alaga. Yan po. Napakabilis lang lumaki. Pati yung unang anak sa ating isang rabbit. Yan. Nung naging siya rabbit yun, hindi na parang daga. At yung mga baboy namin dito, may kapitbahay po kami dito mga kaprobinsya. Na-amaze po siya sa ating mga biik. Sabi po niya, napakabilis lang daw lumaki. Kasi nung una niyang daan dito, biik pa daw. Pero ngayon, tingnan niyo po. Oh. Yan. Dali kay dad ko. Yan po. Ang ating mga baboy. Pinit na yan biik mga kaprobinsya. Baboy na. Pero pwede nang pitsunin. Katakaw nila sa pagkain. Sa Madrid Agua, matakaw sila. Lalo na sa feeds. Ano? Kali usa o? Ka! Ah! Parang kailan lang yung mga baboy natin dito. Bigyan naman natin ng Madrid Agua yung ating mga alaga. Yan o. Yan po ang ating mga baboy. Napakalaking tulong yung Madrid Agua.
yung dahon. Kasi may pang snack sila. Ito yung mariliagwa namin, malapit na maubos. Pero araw po kami nagbigay sa kanila. At yung iba natin mariliagwa, pagkatanim pa na. Imagine nyo po mga kaprobinsya, yung mga baboy natin. Wala na, nawalay natin sila sa kanilang nanay. Isang buwan pa. Pero ganito na sila kalaki, oh. Kaya yung kapitbahay namin dito na dumaan, namangha siya sa ating mga alagang baboy. Pati yung iba natin mga viewers dyan, namangha din. Sabi na napakabilis daw lumaki yung baboy natin. Yan. Magkalingaw na kayo. Tanawon. Oops, natumba na ako. Ito yung unang anak. Ito yung anak sa ating isang inahin. Apat lang sila. Ito, yan, at ito, pati ito. Mamaya mga kaprobinsya, ubos yan. Napagaganda po tingnan niyo ating mga alagang baboy. Kaya balak ko po na dagdagan yung kulungan nating baboy dito. Kasi pag mga anak na po yung dalawa nating inahin, so hindi natin alam kung ilan yung anak nila. Ang mangyayari po, pag doon na natin ilagay, pag marami, magsiksika na sila. Kaya kailangan natin magdagdag dito ng kulungan kahit ganyan ng kalaki. At yung baboy natin na dumalaga, pag mabuntis naman siya, kailangan natin na ihiwalay yung mga anak niya pag mga anak siya, kasi hindi po sabay-sabay yung pagbubuntis nila. Yung sa kambing natin, ipahuling lang natin yan, kasi sa ngayon mga maliit pa yung mga kambing natin, yung mga anak na ating mga kambing maliit pa. Yung mga kambing natin na lalaki ang kailangan natin ihiwalay para hindi sila ma-inbred pag mawalay na natin sila sa kailang nanay. Sa ngayon maliit pa yung mga kambing natin, kaya pinahuli lang natin yung kulungan ng kambing. Dito yung sunod natin na project, yung kulungan na baboy,
pag may time na yung karpintero natin. Sa ngayon busy pa kasi yung ipauna natin yung kulungan ng ating ibon. Kulungan ng ating kukatel. Yan. Yung mga ibon natin, parang for the S only lang yan. Pero pwede naman natin yung ibinta pag sobrang dami na. Katulad dati po, nung una nag-alaga ako ng parakets, pero hindi ko po iniisip na magbinta ako ng mga ibon, ng mga parakets. Pero nang napansin ko po na sobrang dami na, may pitch up dun sa Dumaguete, dun ko po ibininta yung mga parakets natin. So, hindi natin alam, pag dumami na yung mga ibon natin, pwede naman natin yan na ibinta para pangbili ng pagkain nila. Tingnan niyo po yung mga madadaagwa natin dito, oh. Wala na. Kunti na lang. Yan, oh. Pero nung una, napakarami dito. Pero pag araw-araw tayo nagkuha, kahit gaano pa karami, basta marami tayong alaga, sigurado tayo na maubos. At yung mga sanga na pinutol namin, tinanim naman namin. Kahit saan-saan lang namin tanim. Basta makita namin na may bakante at pwede natin taniman, tinanim namin yung mga maridagwa. Pare, huwag kaparilas na. Kasi tagtuba, pre. Tamis. Tamis ka na. Yung unguy namin, hindi uminom ng tuba. Yung slow man na gito, pre. Unguya to. Aslom to. Kitaw, wala yung aslom tao. Wala yung aslom sa. Basta uhaw, ah. Yan po, mainit naman. Palaging pabago-bago yung panahon dito sa amin. Kaya si pare, pag panahon ng tag-init, uhaw kayo. Nakasib na, skuad. Pulang kabayo kasi may ibyo kami dito na kuan gisanggutan. Yung pamangkin ko po yung nagkuan, nag-abis. Marunong naman siya mag-abis. Abis mo yung tawag ana yung mananggiti. Mga abis sa Bisaya. Hindi ko alam kung ano ang ibang termino diyan. Mananggiti, manananggot, mga abis. Sila ay bre, nangilay na yung malaan niya. Inom ragyan siya. Inom lagi, inom. Si Jin, oh. Pag nabuntis na siya. Okay. Malagdagan namin yung mga alaga natin dito. Hindi na tayo kailangan pang bibili. Pag manganak yung ating baka na si Basya, yung puti, at yung nabili natin na baka na si Pula, tagka na kayo. Upat na buntis. Si Kara ang hindi pa nagpakasta hanggang ngayon. Kaya sunod na araw siguro, iwalay namin si Jiko sa kanya para magpakasta siya. Si Kara na mayat na. Pero si Basya nakarecover na siya. Dati po napakapayat niya na hindi pa namin nawalay si Backbones. Pero nang nawalay namin, unti-unti na nanumbalik ang kanyang taba. At excited po tayo na manganak na si Basya at si Puti kasi yung nagkasta, yung baka natin na si Pugi. Sana naman magbigay sila sa atin ng magandang klase kasi pag hindi, mag-uulagin eh. Eh, Bisaya, Japan.